This is a horror story. Tingnan Mona. Mechanigka. Ano ang San Telmo? Isang bola ng apoy. San Telmo sa Tagalog o apoy ni Saint Elmo. Ito ay pinaniniwalaan na ang San Telmo ay isang nawawalang espiritu sa anyo ng isang bola ng apoy. Ang ganitong uri ng kwento ay sikat sa mga kanayunan sa mga lalawigan ng Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao. Dahil ang Filipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng hindi kilala, ito ay isa lamang sa kanila. May mga kwento na kung ang isang tao ay mamatay sa tubig, sabihin sa isang ilog, dagat o habang umuulan, ang kanyang kaluluwa ay mananatili sa lugar kung saan siya namatay. Ito ay isang maliit na maliwanag na ilaw at dahan-daang lumalaki, malaki na parang bola ng basketball. Ang mga nawawalang kaluluwa ay mananatili sa lupain ng mga mortal at maghahanap ng paghihiganti o tulong mula sa mga tao. May mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan para sa kanilang kaluluwa, humihingi ng tulong o mga panalangin para makapunta sa langit. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga ito ay mga bata na hindi nabinyagan bago sila namatay. Minsan ay tinatakot nila ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapakita sa kagubatan o sa isang bukid, sa isang anyong bola ng apoy, parang tanglaw na may maliwanag na liwanag. Ito ay pinaniniwalaan na kung susundin mo ang liwanag, hindi ka na makakabalik maliban kung may makakita sa iyo at nagligtas sa iyo mula sa pagkawala. Ang San Telmo ay bihirang makita ng ilang tao, sa mga probinsya lamang. Sabi ng ibang kwento, kapag nakita ka nitong bola ng apoy, hahabulin ka nito. Ang San Telmo na matatagpuan sa tubig ay maaaring mapanganib dahil sinabi ng mga matatanda na maaari kanilang patayin sa pamamagitan ng pagkalunod. Sa ilang mga kwento ay nagsabi, ang bola ng apoy ay maaaring magdala ng isang magandang kapalaran o masamang kapalaran, depende sa kung gaano karaming bola ng apoy ang iyong makakaharap. Ibig sabihin, kailangan mong bilangin bago ka tumakbo. Hindi ba masyadong delikado? Anyway, sa mga naka-encounter na ng story tungkol sa San Telmo, after sometime chasing you, mawawala lang o unti-unting maglalaho. Sabi ng ilan sa ating mga ninuno, maaari kang magsindi ng kandila sa lugar kung saan mo nakita ang San Telmo, dahil kailangan nila ng kapayapaan at hindi maipahinga ang kanilang kaluluwa sa langit. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang pag-subscribe and click the notification bell para makita mo ang susunod na mga istorya.